Kamusta mga Kalodi? Ayan yung may issue tayo. Tumutulo siya. Ituturo ko sa inyo kung paano mag-ayos ng nag-overflow na carb. Ayun o. Siyempre sayang din yan mga Kalodi. Imbis na magagamit natin, di ba? Ito na mga Kalodi. Napaklas na natin yung carb ni Kuya. Bali, ibang carb na pala ito. Hindi na to yung stock carb natin. Bali, yung carb na to ay galing sa Raider 150. Ito ang stock carb ng Raider 150. Yan, tanggalin lang natin itong mga torilyo niya dito. Pasensya na kayo sa mga lalagyan natin mga lodi. Wala tayong lalagyan natin. Ang dahil lang kung bakit nag-overflow ang ating carburetor. Dahil dito yan. Yan. Yung maliit na piyesa na yan. May nabibili naman ganyan. Bibili ka lang ng repair kit. So 100 or 200. Pero di wala man sa 200 pesos yun. Yan. Repair kit lang sasabihin mo kung bibili ka ng mga piyesa. Yan. So ito yung floater natin. Ang kadalasan kaya nag-overflow ang carb natin. Kasi ito napupudpud yan yung dulo. Ay mo ba ito pokos? Ayan yan yan yan. Kaya ito mga lodi napupudpud to. Ay, maliit na yan napupudpud yan. Minsan naman kailangan mong i-adjust yung floater niya. Ito. Kasi anong nangyayari niya? Yan, di ba nakaganyan yan? Balik muna natin lahat. Yan. So, itong floater na to, ito yung nagiging stopper ng gas natin na pumapasok sa carb. Magmula dito, yung hose kanina na nagaling sa tanke natin, papasok dito. Dito siya lumalabas. Ngayon, pagka hindi umangat to, itong floater na to, hindi siya titigil. So, malamang sa malamang, maluwag na yung kanyang pin dito. Ayan, ito maluwang. Kaya nakababa na lang siya. At yan, umahangat. Para mag-stop yung daloy ng gas dito. Ayan o. Hindi na siya tumatama kung nakikita niyo. Nakikita niyo ba? Hindi niyo makita kung may tanggalin ko. Hindi lang kaya nag-overflow or patuloy pa rin dumadaloy yung gas sa carb natin. Hanggang sa natatapon na lang siya. Ito, pakita ko lang sa inyo sinasabi. Ayan. Saan ba yun? Ayan. Ayan. So kung nakikita nyo itong ito, yan, yung dulo na yan, yung pinakamalit na yan. Patama dapat dito yan. Ayan, yung silver na yan. So dahil maluwang na siya, hindi na siya tumatama. Ayun o. Sobrang layo na nyo. Dapat dyan, pag yung gas, pag puno na yung carb, dapat tumatama yung ganyan. Inihinto niya. Or pinipigilan niya yung pagpasok pa ng gas. Ayan. Ito kasama sa repair kit to. Mabibili nyo yan. Ito naman, pwede nyo rin i-adjust to, itong floater. Pero hinihini lang sa pag-adjust kasi baka mamaya mali yung pag-adjust nyo, lalo lang masila yung carb nyo. So, na-adjust ko na siya. Pero na sinasabi ko ito. Itong silver na to, in-adjust ko lang siya. Tama na siya ngayon. Nung nakaraan, ay nung kanina, hindi siya tumatama. Kailan kung nakikita niya. Pero yun nga, itong silver na to, tumatama na siya. Ito lang ito mga kalodi, tapos isalpak na natin kay Kuya. Testingin natin kung tutulo pa ba o hindi. Kuya, kabit na natin mga kalodi.
Ayan mga kalaudi, nakabit na natin yung carb. Pero hindi ko pa na-screw or nahigpitan dito. Tapos wala pa yung throttle cable natin. Hindi ko pa nalagay. Testingin ko lang kung tumutulo pa ba yung gas or nag-overflow pa ba. So yun, kinabit ko na yung fuel cap natin or yung fuel hose natin sa carb. Tapos i-on ko na yung gas tank ni Kuya. Check natin kung tumutulo. All goods naman. Oh, hindi na siya tumutulo. Ayun, naka-on yan. Mga ilang segundo na siyang naka-on. So, yun. Hindi na siya tumutulo, mga kalauli. Bali, kakabit ko lang to, tapos subukan natin paanda rin si Kuya. Tignan natin kung umaanda pa ba yung ginawa nating carb. Baka hindi na umanda. Kaya mga kalati, umaanda siya. Mga kaloti, sana may natutunan kayo sa video natin. And please don't forget to like, share, and mag-subscribe na rin kayo sa ating channel mga kaloti para lagi kayong updated sa mga susunod pa natin mga video. Yun lang. Keep safe and be safe, kabalen. Bye-bye!